Hello guys, welcome to Sir Reg's Tutorials. Okay, ngayon, i-continue lang natin yung mga sample problem about analog clocks. Okay, so ano naman yung mga itatackle natin na problems? Okay, first is i-involve na natin yung second hand. Okay, then mag-sample problem tayo about bisecting angles between hands of the clock. Then, yung interchanging hands of the clock and 3D representation ng hands of the clock. So, sa problem number 1 muna tayo, guys. Actually, wala tayong i-derive ngayon, no? Okay, it is more on analyzation. Problem number 1. In how many seconds will the second hand bisect the angle between the hour and minute hand after 6 o'clock for the first time? So, ang maganda dito, guys, drawing muna natin to. Okay, so, ang oras natin, guys, is sabi, after lang ng 6 o'clock. Ilang segundo daw after 6 o'clock. Okay, kung saan yung second hand, parang sinasabi niya lang na in between the hour hand and the minute hand. So, paano yung gagawin natin dito, guys? Sabihin natin, ganito yung location ni hour hand, tsaka ni minute hand, tsaka ni second hand. Okay, actually, hindi siya naka-ano guys, no? Okay, hindi siya naka-scale. No? Medyo inangat lang natin yung hour hand tsaka yung minute hand, okay, para maganda yung scaling niya, guys. Sabihin natin, itong pinaka-manipis, ito yung second hand. Okay, so from the 12 mark, papunta dun sa pinaka-manipis, sabihin natin x seconds yan. Okay, so kapag yung second hand natin from 12, okay, bumalik ulit ng 12. So, naka-elapse na siya ng 60 seconds. Okay, so, nakuha niya na yung 1 minute. So, yung minute hand, gumagalaw lang siya. Okay, kung in terms of seconds, okay, ng x over 60 seconds, yung minute hand natin. Okay, kung si minute hand, gumagalaw ng x over 60 seconds, okay, yung x natin in seconds yun, guys, ha? Okay, yung ginagalaw ni second hand. And kung babalikan natin guys yung lecture natin about sa first part ng analog clock, okay, di ba yung ginagalaw ni hour hand, 1 over 12 lang lagi ng ginagalaw ni minute hand. So kung ang ginagalaw ni minute hand dito is x over 60, multiply pa natin to ng 1 over 12. So from 6 papunta sa ginagalawan ni hour hand, equal lang din ito guys kay x over 720. Okay, now, dahil guys, si second hand, in between lang ni hour hand and minute hand, so yung arc na mga produce ni minute hand to second hand, equal lang doon sa arc na mga produce ni second hand tsaka ni hour hand. Okay, dito guys, hindi na tayo magiging dependent sa angle. Okay, ang equate na lang natin is in minutes. So, itong arc muna yung ano natin guys, nakunin, yung from minute to the second hand. Okay, so from 12 to the yung pinopoint na second hand, sabi natin x seconds yun. Kasi yung arc na to guys, hindi dun kasama yung ginalaw ni minute hand. Therefore, yung unang arc na yan equal lang sa x seconds minus ng ginalaw ni minute hand na x over 60. Okay, nagets naman. Next, proceed tayo dito sa second arc na to guys. Okay. So, kung titignan natin yan, okay, yan yung arc between the second hand and the hour hand. Okay, so that is, sabihin natin from 12, papunta sinaturo ni hour hand, that is equal to, from 12 to 6, ilang seconds yung mag-elapse yun? That is, yes, 30 seconds. Okay, tapos guys, hanggang sinaturo ni hour hand, so i-add pa natin yung x over 720. Kaso guys, dahil from second hand to hour hand tayo, hindi kasama yung ginalaw from 12 to tinuturo ni second hand. Kaya ima-minus pa natin yung x. Kaya yung working equation ng second arc will be 30 plus x over 720 minus x. Dahil guys, si second hand, binabisect niya lang yung angle na mo-produce ni minute hand tsaka ni hour hand. Equate lang natin yung dalawang arc na yan. Okay, dahil medyo masakit sa mata. Okay, tignan yung fraction. Okay, tawag ka dyan. Fraction ni 90s, no? Okay, para maalis yung fraction ni 90s natin, guys. Okay, multiply natin both sides by its LCD. Okay, LCD nitong mga to is 720.
Okay, so multiply both sides by 720. So ito yung magiging working equation natin. Lipat natin lahat ng may x sa left side, lahat ng walang x sa right side. So matitirang working equation natin will be 1,427x equal lang din kay 30 times 720. Okay, so divide both sides by x. Ah, sorry, by 1,427 para makuha natin si x. So makuha nating x is 15.14 seconds. So ganun lang guys, no? Ganun lang yung pagkuha. Okay, ganun lang yung magiging approach kapag may second hand. Okay, na may second hand na tayo na. May second hand na tayo na ginagamit. Okay, sa analog clock. Next. Number 2. It is now between 1 and 2 o'clock. And the angle formed by the hands of the clock is bisected by the 3 mark. Okay, what time is indicated on the analog clock? So, drawing muna ulit natin guys, no? Pag sinabing 3 mark, yun guys, yung number 3 mismo. No? So, dun sa analog clock. Okay, kung sinabi natin guys na it is in between 1 and 2 o'clock, therefore, yung hour hand natin, nasa gitna lang ni 1 tsaka ni 2. Okay, sabi, yung angle natin mababisect ng 3 mark. Eto guys, no? Therefore, yung unang arc natin, from the 3 mark, papunta doon sa in between 1 and 2. Okay, so kung susukatin mo yung number of minutes, from 3 papunta kay minute, kay hour hand, parang lagpas lang yan ng 5 minutes. Eh sabi, yung angle between the hour hand and the minute hand, mababisect lang ng 3 mark. Okay, so kung mababisect lang siya guys, dapat yung distance from 3 mark to hour hand, pares lang ng distance ni 3 mark papunta kay minute hand. So kung yung distance sa 3 mark papunta kay hour hand is lagpas 5 minutes, dapat from the 3 mark papunta kay minute hand, lagpas lang din ng 5 minutes. Pero hindi lalagpas ng 10 minutes. Okay, so therefore, it must be lagpas ng 4. Okay, yung minute hand natin. So, ganito gagawin natin, guys, no? Equal daw ulit yung dalawang arc na yan. Okay, so, from 12 papunta sa tinuturo ni minute hand, sabihin natin x minutes yan. Okay, from 1 papunta sa tinuturo ni hour hand, sabihin natin x over 12 minutes yan. Okay, tulad lang na na-represent natin, guys, last time doon sa first part ng analog clock. Okay, so kunin muna natin yung arc na to, guys. Okay, from 1 papunta kay 3, ilang minutes yung ini-elapse niyan, guys? Okay, so tama. That is 10 minutes. Okay? Kasi yung arc na to, guys, mula lang kay hour hand papunta sa 3 mark. Okay, so hindi kasama yung igagalaw ni hour hand. Okay, so from 1 to 3, that is 10 minutes. Hindi kasama yung x over 12. Kaya yung sukat ng unang arc, that is 10 minus x over 12. That is in minutes. Okay, next, punta tayo sa second arc. Okay, alam natin from 12 papunta kay 4, that is x minutes. Kaso, ang kailangan lang natin sukatin is from the 3 mark papunta sa tinuturo ni minute hand. From 12 to 3, ilang minutes na ba yung nag-elapse? Okay, that is 15 minutes. Okay, kailangan lang natin from 3 mark to the minute hand, hindi kasama yung 15 minutes. Kaya yung second arc, in minutes, ang sukat niya is x minus 15. Okay, so dahil binisect lang naman guys ng 3 mark yung angle between the hour and the minute hand, therefore yung dalawang arcs na to must be equal to each other. Okay, again, may fraction ulit to avoid fractioninitis. Okay, multiply natin both sides by 12. Okay? So, may ganito yung equation natin, guys. Ganun ulit lahat ng may x, siguro lagay natin sa right side para mag-positive. Lahat ng walang x, lagay natin sa left side. Okay, so may ganyang work equation natin, may ganyang 300 equal kay 13x. Divide both sides by 13. Ang makukuha nating x, ipadaanan muna natin ang ambulansya. No? Okay, makukuha nating x, okay, equal lang din to kay 23.08 minutes. Therefore, yung time na ini-indicate sa analog clock, kung saan mababisect ng 3 mark, yung oras in between 1 and 2 o'clock, it is 23.08 minutes after 1 o'clock. Okay, patahulin muna natin yung aso. Okay, equal lang guys kay 123.08.
No? Okay, yung pinaka-oras natin. Actually, 1:23. Third problem tayo. Meryl left home at past 3 p.m. as indicated in her wall clock. Between 2 to 3 hours after, she returned home and noticed that the hands of the clock interchanged. At what time did she leave her home? So, ito guys, shout out nga pala kay Joseph Cedric Quirino, no? Okay, siya yung nag-recommend ng question na to, no? Okay, about the clock problems. So, ganito muna ang gagawin natin, guys. Okay, mag-aalat tayo ng analog clock, each for the departure time and the arrival time. Okay, so, yung left side, para yan sa departure time, yung pag-alis niya. Yung right side, para yan, guys, sa arrival time, sa pagbalik niya. Okay, so, sabihin natin, guys, okay, lagpas lang ng 3 p.m., no? Sabihin natin, lagpas na ng 3:30. Okay, yung oras na ano niya, guys. Between 2 to 3 hours daw, eh. Okay, kung in-assume kasi natin na after 3:25 lang, okay, yung maging oras nun 5:15 kapag in-interchange natin. Okay, 3:25 tapos 5:15, wala pang dalawang oras yon. Okay, eh kailangan natin na time elapse from 2 to 3 hours. Okay, so dahil wala pang 2 hours yung 3:25 to 5:15 na oras, okay, it is safe to say na parang oras natin is approximately 3:30. Okay, yung pag-alis niya and pagbalik niya is 6:15. Okay, yun guys, lagpas dalawang oras pero wala pang tatlong oras. So, ito yung arrival time natin, approximately 6:15. Ayan, let natin guys, from 12, papunta si Returo ni Militan sa departure. Okay, let natin ito na X. Okay, from 3, papunta sa Returo ni Arhand, let natin yan na X over 12. Okay, dito naman guys, mula 12, papunta sa tinuturo ni Minute Hand sa arrival time. Let natin ito na Y. And mula kay 6, papunta sa tinuturo ni Arhand, it is Y over 12. Ayan. First, equate muna natin guys, yung okay, yung arc na sinubtend ni X, okay, doon sa arrival time. Okay, so yung X natin, di ba, from 12, papunta dito sa tinuturo ni Minute Hand sa left side. Pagdating naman dito guys, it is equivalent sa arrival time, pagdating dito, it is equivalent from 12 to 6, papunta sa returo ni Arhand, kasi nag-interchange lang yung clock. So, pwedeng sabihin na X, equal lang din sa 12 to 6, that is 30 minutes, plus ng ginagalaw ni Arhand na Y over 12. Okay, tweak natin to guys, no, na naka-standard form. So, equal lang din to kay X minus Y over 12, equal lang din kay 30. Yan yung magiging first working equation natin. Next, punta naman tayo guys doon sa sinubtend ni Y minutes. Yung from 12, papunta dito guys sa tinuturo ni Minute Hand sa arrival time. Okay, so yung Y naman natin dito guys, i-compare natin doon sa left side ng clock. That is from 12, dito naman sa departure time. Okay, from 12, papunta sa tinuturo ni Arhand kasi nag-interchange lang yung clock. Okay, so from 12 to 3, that is 15 minutes. Okay, plus pa nung ginalaw ni Arhand na X over 12. So, pwede natin sabihin na Y, equal lang din kay 15 plus X over 12. Lipat natin guys sa may variable lahat sa kaliwa. So, second equation natin, maging negative X over 12 plus Y is equal to 15. So, meron na tayong two equations, two unknowns. Okay, plug in natin sa calc. Okay, yung mga na-generate nating equation. Okay. Sige, type lang natin sa calc. So, ang pinaka makukuha natin, guys, okay, na value ni X is 4,500 over 143 or 31.67 over 143. Tsaka, guys, si Y equal lang kay 2,520 over 143. Or 17.89 over 143. Ito lang dalawang makukuha nating values. Ang kailangan natin guys, at what time did she leave her home? Ang departure time natin yun nasa left side. So, kailangan natin X minutes after 3 o'clock. So, maging answer natin will be 3:31 and 67 over 143 p.m. So, ganun lang guys. No? Ganun lang i-approach kapag
nag-i-interchange yung hands ng clock natin. Okay, end of to the last problem. Okay, the hour hand is 2 inches long, the minute hand is 3 inches long, and they are separated by a 0.5 inches metal. What is the distance between the tips of the hands of the clock at 2:25? Okay, mapa AM man siguro to or PM. So drawing muna natin guys si analog clock. Okay, then plug in natin yung oras na 2:25. Okay, 'di ba meron tayo guys na shortcut formula to get the smaller angle. Okay, smaller angle natin is absolute value ni 60h minus 11m all over 2. Okay, plug in lang natin guys yung hour tsaka yung minutes na binanggit, which is 2:25. So ang makukuha nating values, okay, lagay muna natin sa calculator guys. Okay, hanapin muna natin yung absolute value. Okay, so 60 times 2 minus 11 times 25 over 2. Ipapasok sa loob ng absolute value, no? So, makukuha natin smaller angle is 77.5 degrees. So, para maging ganito guys, no? Okay, yung itsura niya. Okay, magkakaroon tayo ng triangle. Yung hour hand is 2 inches. Yung minute hand is 3 inches. Okay, and then angle between them is 77.5 degrees. Okay, let natin guys yung unknown side be x. Pwede tayo gumamit ng cosine law. Okay, so x natin equal lang din kay square root ni 2 squared plus 3 squared minus 2 times 2 times 3 times cosine ng angle between them na 77.5 degrees. Okay, plugging it into our calculator. Okay, sige, plug lang muna natin. Okay, ang makuha nating sagot, okay, equal lang din guys kay 3.225 inches. Okay, pero guys, sabi kasi sa problem, sineseparate daw yung hands of the clock natin ng metal na may taas na 0.5 inches. Okay, so nakaangat yung minute hand doon sa hour hand. Or pwedeng baliktad, no? Nakaangat yung hour hand doon sa minute hand. Okay, pero typically, okay, minute hand ata yung nasa taas. Okay, so may thickness daw yun na 0.5 inches. Okay, ang kailangan talaga natin guys na distance is this one. Yung broken line na yan, yung blue broken line na yan. So that is ano lang guys, hypotenuse ng right triangle natin. So pwedeng sabihin na yung particular distance natin between the tips of the clock equal lang sa square root ni x squared plus 0.5 squared. Ay yung x na nakuha natin is 3.225. Okay, so plug in lang natin sa calculator, nakuha nating answer kanina. Okay, plus 0.5 squared, lagay sa loob ng square root. So makuha nating distance between the tips of the clock will be equal lang sa 3.26 inches. Okay? So hanggang dun lang yung lecture natin for today guys about another example problem sa clock, analog clock natin guys. Okay, thank you for watching this video. Don't forget to like it. Okay, and subscribe this channel.